Sir Miguel, nandito na rin po palang papalit na bagong sekretary ninyo. Gusto niyo po muna siyang makilala? Natigilan naman si Miguel. Bukas na lang siguro. Tomorrow will be her first day, right? Ah, yes, sir. Thanks, Feli. I have to go now. Samantala, mahalos manikip naman ang dibdib ni Hannah sa kanya nakita. Kung ano-ano nang tumatakbo ngayon sa kanyang isipan. Gustahin man niyang umalis at huwag niyang magtrabaho, hindi naman niya alam kung saan pa siya maghahanap ng ibang trabaho gayong tanggap na siya rito. Pasensya ka na, kinailangan ko lang habulin ang boss ko. Nakita mo naman siguro kung papaano ang trabaho ng isang sekretary. Tungkulin mo talagang ayusin ang schedule ng boss at siguraduhin nasa kanya ang lahat ng kakailanganin niya para sa mga business meetings. Napalunok si Hannah at nanginginig pang wika. Yung boss ho, anong pangalan niya? Miguel ho? Siya si Sir Miguel. Miguel Monterrazas. Siya ang magiging boss mo. Teka, may problema ba? Wala ho. Naninibago lang ho. Buong araw siyang halos wala sa sarili dahil hindi naman niya sukat akalain na ang lalaking pilit niyang kinalilimutan ay siya palang magsisilbing boss niya. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, at Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Nagising si Hannah dahil sa ingay na nanggagaling sa kusina. Dahan-dahan siyang gumalaw mula sa pagkakahiga upang kapain ang espasyo sa kanyang tabi. Wala roon si Miguel, kaya agad siyang napatayo. Nagmamadaling kinuha ni Hannah ang walis na nasa may pinto at saka huminga ng malalim. Naglakas loob siyang buksan ng pinto at saka tumakbo ng mabilis patungo sa kusina upang harapin ang magnanakaw. Magnanakaw! Hiyaw ni Hannah. Ipapalo na sana niya ang walis subalit mas lalo lang siyang nagulat nang matuklasan si Miguel na naroroon at nagluluto ng kanilang almusal. Naka-apron pa ito at animoy hirap na hirap pa sa pagpiprito dahil unang beses niya lang magluto. Mahal, it's just me! Natatawang wika ni Miguel na makita ang ready to fight na ang kasintahan. Hindi niya maiwasang mapailing dahil sa angking tapang ni Hannah. Kahit maliit at balingkinita nito ay tila ba kaya nitong sumugod sa mga tao kapag may aberya. Dahan-dahang ibinaba ni Hannah ang hawak na walis tambo at saka lumapit sa kanyang kasintahan. Akala ko naman kasi nakaalis ka na. Akala ko tuloy kung sino at baka may nakapasok na sa kondo mo. Nakakahiya naman kung nakikitulog na nga lang ako rito ay may mapapasok pa akong magnanakaw. Nahihiyang sambit ng dalaga habang nagkakamot pa ng ulo. Lalo lamang natawa si Miguel at saka hinalikan sa pisngi si Hannah. You're too cute, mahal. Mamaya pang hapon ang class ko, kaya I took the liberty of making you breakfast. I'm just not quite sure kung edible bang niluto ko. Nahihiyang wika naman ni Miguel habang itinuturo na parang bata ang kanyang mga niluto. Natawa na lamang si Hannah nang makita ang mga niluto ni Miguel. Sunog ang hotdog at mukhang hindi pa ayos ang pagkakaluto ng itlog. Niyakap na lamang ni Hannah mula sa likod ang binata. Ako nang bahala rito, mahal. Magtimpla ka na lang ng kape. Sabi ng dalaga, sabay kuha ng sandok mula kay Miguel at nagsimulang magsalang ng kanilang mga agahan. I promise I will be taking cooking lessons. I just wanted to make you something special, pero sunog pa. Malungkot na wika ni Miguel. Nagkibit-balikat naman si Hannah. Ano ka ba? Hindi mo naman obligasyon na magluto. Ako nang bahala rito bilang kapalit sa kabaitan mo. Kasi pinatitira mo ako rito ng libre. Si Miguel naman ang yumakap kay Hannah at mula sa likod at malambing na nagwika ito. This is your home, mahal. You don't need to be ashamed of anything. You are my girlfriend. Kaya okay na okay lang ang lahat. Paliwanag nito sabay halik sa labi ni Hannah. Magdadalawang taon ang magkasintahan si Hannah at Miguel. Pinalayas kasi si Hannah noon sa dorm sa kanyang tinitirhan dahil hindi siya makapagbayad.
Hindi naman kasi kalakihan ang sinesweldo niya sa part-time job niya sa isang fast food, kaya laking pasasalamat na lamang niya nang patarehin siya ni Miguel sa kondo nito. Pareho silang nasa kolehiyo. Ulila na rin si Hannah at tanging ang tiyahin na lamang niya sa probinsya ang kanyang kasama. Lumuwas at nakipagsapalaran siya sa Maynila upang makapag-aral at makapagtrabaho. Wala naman kasi siyang ibang aasahan kundi ang sarili dahil nais din niyang makapagbayad sa tiyahin niyang nagtaguyod sa kanya mula pagkabata. Oo nga pala, I won't be home tonight. May dinner kami ng parents ko. I really don't want to go but they'll cut off my allowance if I don't show up at our house later. Panimula ni Miguel. I really wish you can join us. Malungkot na dugtong pa nito. Malungkot ding napangiti si Hannah. Alam niya kasi na ayaw sa kanya ng mga magulang ni Miguel. Taliwas ang mga ito sa kanilang relasyon. Na siyang naiintindihan naman niya dahil kahit sa ang anggulo tignan ay napakalayo ng agwat ng estado nila sa buhay ni Miguel. Napakayaman ng binata, samantalang siya ay naghihikahos sa buhay. I really don't get mom and dad. You are the love of my life pero ayaw nilang tanggapin na for once, their son is happy. Hindi makapaniwalang sabi ni Miguel. Natapos na sa pagluluto si Hannah at sinimulan niya ng isali ng mga iyon sa plato. At inihain na rin sa kanilang maliit na dining table. Sumunod naman sa kanya si Miguel at umupo na rin. I mean, ayaw ba nilang makitang masayang anak nila? Hindi ba sila masaya na may babae nagpapasaya sa akin? That's what they've always wanted anyway. Ang magkaroon ako ng girlfriend whom I will eventually marry and have kids with. Mahal, alam mo naman ang sagot dyan. Ayaw sa akin ng mga magulang mo kasi simple lang. Langit ka at lupa ako. Bakas na bakas ang pagkadismaya sa tono ni Miguel nang siya'y sumagot. It's not as if pineperahan ako, mahal. And there are a bunch of ladies na sineset up nila sa akin. And I'm pretty sure most of them are actual gold diggers. Our relationship is genuine, you know that, right? Hinawakan ni Hannah ang kamay ng kasintahan at saka itong nginitian. Alam ko naman yon. Pero hindi natin mapipilit ang mga magulang mo. Siguro, malay mo. Sa banda-banda riyan, matututunan din nila akong tanggapin. God, I really hope so. I will talk to them later. They should know how happy I am and how much I love you. And you deserve to know them as well. Gumiti na lamang si Hannah. Sigurado naman kasi siya na kahit anong mangyari ay hindi siya tatanggapin ng mga magulang ni Miguel. Particular na ang nanay nito na talagang hadlang sa relasyon nilang dalawa. Pumasok na si Miguel habang naiwan naman si Hannah sa kondo. Naghahanda na siyang pumasok para sa trabaho niya sa fast food nang makaramdam siya ng labis na pagkahilo. Mga ilang araw na rin siyang nakakaramdam ng panghihina, subalit hindi niya inaalintana iyon. Ilang araw na rin kasi siyang hindi nakakatulog at nakakakain ng maayos dahil sa sobrang busy niya sa araw-araw. Papasok siya sa eskwelahan tapos papasok naman sa trabaho pagdating ng hapon. Hindi naman siya maaaring magreklamo dahil kung hindi niya yon gagawin, ay hindi siya mabubuhay. Subalit ngayon na ibang klase ang pagkahilo ng kanyang nararamdaman. Napahawak pa nga siya sa mesa dahil muntika na siyang matumba sa sobrang hilo. Maya-maya pa ay naramdaman niyang malapit na siyang maduwal kaya nagmamadali siyang nagtungo sa banyo at tuluyan na nga siyang naduwal doon. Napahawak na lamang si Hannah sa kanyang naninikip na dibdib habang patuloy ang kanyang pagduduwal. Nang matapos siya ay dumiretso na siya sa lababo upang magmumog at maghilamos. Napatingin siya sa kanyang salamin habang nakakunot ang noo dahil bigla na lamang siyang naduwal. Subalit nang mapagtanto niya ang maaaring dahilan kung bakit siya nakakaramdam ng labis na pagkahilo at bigla na lamang naduwal, ay nanlaki ang kanyang mga mata at bigla na lamang nanginig dahil sa kaba. Buti naman at hindi mo kasamang mahirap mong girlfriend. Bungad ni Corazon nang dumating si Miguel sa kanilang mansyon. Nang dahil dito ay agad na sumama ang mood ng binata. Mom, can we just please have this dinner peacefully? Pakiusap nito dahil wala siyang enerhiya upang makipag-away sa nanay niya. I'm just saying, I'm glad you're here, anak. Hindi ka nagdala ng palamunin at nang hindi naman bagay rito.
Mom! Bulalas ni Miguel dahilan upang matigilan si Corazon. Tama naman ako, diba? Palamunin mo naman talaga ang babaeng yan. Why else would you let her stay in your condo? Pinatitira mo na, pinakakain mo pa. Nagtatayo ka ba ng charity, anak? Mom, Hannah is my girlfriend. Whatever it is I do with her, it's none of your business. Naiirit ang sagot naman ni Miguel. Of course it is my business. You are my son, and it's my responsibility to keep your head straight because all of your decisions will affect our family name. Aren't you ashamed of dating someone who's not even on your level? Hindi ka ba nahiya sa maaaring sabihin ng mga tao? Seems to me like ikaw ang alalang-alala sa family name. And really, Mom? Family name over your own son's happiness? Hindi makapaniwalang sambit ni Miguel. Miguel, don't talk to your mom like that. Seryosong utos sa kanya ni Rogelio. But Dad, Mom's insulting my girlfriend. Are you really okay with that? Tanong pa ni Miguel sa kanyang ama. We only want what's best for you, son. Ikaw ang nag-iisa naming anak. Ayaw lang namin na mapunta ka sa taong lolokohin at pagsasamantalahan ka. Apila naman ni Rogelio sa anak. Dahil sa ines ay tumayo na si Miguel mula sa pagkakaupo sa dining table at akmaaalis na sana nang biglang tawagin ng ina ang kanyang atensyon. Don't you dare leave this dining table, Miguel. Or else matatanggal ng girlfriend mo na yan sa school. Mom, seriously? Huwag mo kong hinahamon, Miguel. Seryosong wika pa ng kanyang ina. Wala nang nagawa si Miguel kundi ang sumunod. Kesa mapahamak pa si Hannah at tuluyan siyang palayuin sa kanya ng kanyang ina. Umaasa na lamang siya na sana balang araw ay matanggap ng kanyang mga magulang ang babaeng pinakamamahal niya. Ilang araw nang balisa si Hannah at hindi mapakali. Nitong mga nakaraang araw ay pilit niyang iniisip kung papaano sasabihin kay Miguel ang kanyang kalagayan. Sigurado kasi siya na sa oras na sabihin niya ito ay baka kung mapaano lamang si Miguel. Nang matapos siyang maduwal ay nagkaroon na siya ng hinala na siya nga ay nagdadalang tao. Napagtanto rin kasi niya na hindi pa siya dinadatnan ng kanyang buwan ng dalaw, kaya iisa lamang ang ibig sabihin nito. Pumunta siya sa drugstore upang bumili ng pregnancy test. At nang i-take nga niya iyon, ay halos mapaluha na lamang siya sa nakitang resulta. Dalawang linya ang gumuhit doon. At tila ba hindi malaman ni Hannah kung ano ang kanyang gagawin. Dahil kahit masaya man si Miguel sa balita, sigurado siya na iba naman ang magiging reaksyon ng mga magulang nito. Kasalukuyan nakaupo si Miguel sa kanyang study table habang busy sa pagguhit ng kanyang mga plates. Isa kasi siyang architecture student, alinsunod na rin sa utos sa kanya ng kanyang mga magulang. Huminga ng malalim si Hannah at saka lumapit kay Miguel. Mahal? Pagtawag nito. Umangat naman ang tingin si Miguel mula sa pagguhit at saka tiningnan ng kasintahan. Yes, mahal? Nang hindi magsalita si Hannah, ay agad na itinigil ni Miguel ang kanyang ginagawa at saka itinoon ang atensyon sa kasintahan. Humarap ito sa kanya at hinawakan pa ang kamay nito. Are you okay, mahal? Is there anything wrong? Puno ng pag-aalala ang tanong ni Miguel kay Hannah. May nangyari kasi? Puno ng pag-aalinlangan na wika ni Hannah. Kumunot naman ang noo ni Miguel sa narinig. What happened? Did someone hurt you? Are you hurt? Sunod-sunod na tanong kay Hannah na siya namang kinailing ng dalaga. Okay lang ako, mahal. Pero may kailangan kang malaman. Pero okay lang din kung hindi mo magustuhan. Ako na lang ang bahala kasi alam ko namang ang mga magulang mo ayaw nila sa akin. Lalong kumunot ang loon ni Miguel sa kanyang mga narinig na sinambit ni Hannah. Mahal, what is it? Is everything okay? Huminga ng malalim si Hannah at saka diretsyong tumingin sa mata ng kasintahan. Buntis ako, Miguel. Buntis ako. Nang sabihin iyon ni Hannah, ay bakas ang gulat sa mukha ni Miguel. Hindi ito nakapagsalita agad at napaiwas pa ng tingin. Kaya naman halos panghinaan ang loob si Hannah nang makita ang naging reaksyon ng binata. Subalit laking gulat na lamang niya nang bigla siyang yakapin ng mahigpit ni Miguel at humiyaw pa sa tuwa.
Masaya ka? Nagtatakang tanong ni Hannah sa kanya. Tumangutang naman si Miguel habang hindi na maitago ang ngiti sa kanyang mukha. Of course I am. Mahal, magiging tatay na ako. Totoo ba to? Hindi iyon ang inaasahang reaksyon ni Hannah. Buong akala niya ay hindi magiging masaya si Miguel sa balita at hahayaan na lamang siya na itaguyod mag-isang bata. O di kaya ay sasabihan na magpalaglag. Subalit masaya ito. Masaya ito sa balitang siya ay magiging isa ng ama. Pero paano mga magulang mo? Puno ng pag-aalalang tanong ni Hannah. Dahilan upang matigilan si Miguel. We'll figure it out. Besides, wala naman na silang magagawa pa. Ako nang bahala. Akong bahala sa atin. Sabi ni Miguel sabay halik sa noo ni Hannah. Na para bang nangangakong kahit anong mangyari ay hinding-hindi niya iiwan si Hannah sa ere. Nakahinga naman na maluwag si Hannah na mapagtanto niyang hindi siya iiwan ni Miguel at talaga namang dalisay ang pagmamahal ng pinata para sa kanya. Pagkatapos malaman na buntis si Hannah ay pinatigil muna ni Miguel ang dalaga sa pagtatrabaho upang hindi ito magkasakit at mapaano. Nagdesisyon na rin siya na sabihin sa kanyang mga magulang ang tungkol sa pagbubuntis ng kasintahan. Subalit kinimkim niya muna ito ng pansamantala dahil tiyak na masama ang magiging reaksyon ng kanyang mga magulang sa oras na malaman ng mga ito ang tungkol sa pinagbubuntis ni Hannah. Magkasamang nagtungo sa doktor sila Hannah at Miguel upang mapatingnan si Hannah at ang kanilang anak na nasa sinapupunan nito. Lingit sa kanilang kaalaman ay pinaimbestigahan at pinasundan na ni Corazon ang anak dahil ilang linggo na itong hindi umuwi sa mansyon. Simula na mag-dinner silang pamilya. Malakas ang kutob ni Corazon na merong nangyayari, kaya naman minabuti niyang alamin kung ano ito. Madam, nasa ospital po ang anak ninyo. Nagpapacheck up po sila sa OBGYN. Balita ng tauhan ni Corazon. Nang marinig iyon ay halos manginig sa galit si Corazon. Hindi siya makapaniwala na hinayaan lamang ni Miguel na mangyari ito. Gusto niya magkaapo, pero hindi kay Hannah, na hindi hamak isang lupa lamang kung ikukumpara sa kanyang anak. Kaya naman nang minsang yayain ang asawa si Miguel na magtungo sa golf club upang makasama naman ito, ay hindi na nagdalawang isip pa si Corazon na sumugod na sa kondo ng anak at harapin ang kasintahan nito. Kasalukuyang nag-aayos si Hannah ng mga gamit sa kondo ni Miguel nang marinig niyang merong kumakatok sa pinto. Itinigil niyang pag-aayos at saka pinagbuksan ng kumatok. Oh, bumalik ka kaagad, mahal? Agad na natigilan si Hannah. Nang mapagtantong hindi si Miguel ang nasa labas ang pinto. Isang matandang babae na sopistikada ang pananamit at taas nitong nakatingin sa kanyang naroon. Malakas ang dating at presensya nito na animoy handang ipagtabuyan si Hannah mula sa kondo ni Miguel. Biglang nakaramdam ng kaba si Hannah nang tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. At agad siyang napahawak sa kanyang tiyan nang mapansin niyang napako ang tingin ni Corazon doon. Taas kilay na tumingin sa kanya si Corazon at saka mataray na nagwika. Hindi mo ba ako papapasukin? Kondo ito ng anak ko. Napakakapal naman ang mukha mo kung hindi mo malang ako pagbubuksan ng maayos. Agad na gumilid si Hannah at saka binigyan ng espasyo si Corazon upang makapasok. Halos hindi ito makatingin ng diretso sa ina ni Miguel. Wala siyang ibang nararamdaman ngayon kundi takot at kaba. At umaasa rin siya na sana ay dumating na si Miguel dahil hindi maganda ang kanyang kutob sa pagdating ni Corazon. Iginala ni Corazon ang mga mata sa kondo ng anak. Wala namang masyadong pinagbago roon mula nung una niyang bilhin ito sa anak. Maliban na lamang sa katotohanang dalawang tao na ang nakatira doon at hindi lamang si Miguel. Hinarap ni Corazon si Hannah at saka bahagyang natawa rito. So, you're Hannah. Ang mahirap at pobreng girlfriend ng anak ko. And let me guess, ginayuma mo siya and manipulated him into letting you live here. At nagdagdag ka pa ng palamunin. Sambit ni Corazon habang nakaturo sa tiyan ni Hannah. Bigla namang kinabahan si Hannah na mapagtantong mukhang alam na ni Corazon ang tungkol sa kanyang pagbubuntis. How far along are you? Tanong ni Corazon kay Hannah. Hindi umimik si Hannah takmang itatanggi pang pagbubuntis. Subalit agad na siyang pinagsabihan ni Corazon. Hindi ako pinanganak kahapon, Iha. Alam kong may laman ang tiyan mo. Kaya huwag ka nang magsinungaling pa. Ilang buwan na yan? Pag-uulit pa ni Corazon. Kinakabahang nagwika si Hannah.
Magdadalawang buwan na po. Sagot ni Hannah kay Corazon. Tumangutang naman ang ina ni Miguel sa narinig. Maaga pa. Pwede mo pang ipalaglag. Tahas ang wika nito na siya namang ikinatigil ni Hannah. Bakit? Ipagpapatuloy mong pagbubuntis? Ano, hindi ka nahiya? Hindi mo na binigyan ng kahihiyan ng anak ko. It's one thing na pinatulan ka niya kahit isa kang basura. Magdadagdag ka pa ng isang basura sa buhay ng anak ko? Huwag naman ho kayo magsalita ng ganyan. Apela naman ni Hannah. Mahal na mahal ko ho si Miguel. Mahal na mahal ko ang anak ninyo. Pagpapatuloy pa nito. You don't love him, Iya. Pineperahan mo lang siya at pinagsasamantalahan. We both know that you're after our status and our money. Mahirap ka lang. At yun lang ang habol mo sa anak ko. Paulit-ulit na umiling si Hannah. Hindi ho, totoo yan. Mahal na mahal ko ho si Miguel. Kailan man na hindi ko ho naisip na perahan siya. Then bakit dito ka nakatira sa condo? Hindi ba siyang kumukup sa'yo kasi wala kang materhan? Binubuhay ka niya. At nagdadagdag ka pa ngayon ng bubuhayin. May trabaho ho ako. Ang anak niyo ho ang kusang loob na nagpatuloy sa'kin sa condo niya. Ma'am, utang na loob naman ho. Mahal ko ho si Miguel. Hindi ko ho magagawa sa kanyang mga ibinibintang niya sa akin. Sagot ni Hannah na siyang ikinatawa naman ni Corazon. At may gana ka pa talagang magmalinis. Tandaan mo, Iha. Sampid ka lang sa buhay ng anak ko. Wala kang kwenta. Isang malakas na sampal pang ibinigay ni Corazon kay Hannah dahilan upang halos matumba ito at mapakapit sa mesa. Napahawak ito sa kanyang pisngi na nagiinit ngayon dahil sa sobrang sakit ng pagkakasampal ng ina ni Miguel. You're worthless, Iha. And so is that unborn child of yours. At sisiguraduhin ko na hindi ka makikinabang sa anak ko. Umalis ka na sa buhay niya bago ko pa man tuluyang sirain ang buhay mo. Bulyaw pa ni Corazon bago tuluyang umalis ng kondo ng anak. Naiwan naman doon si Hannah na tuluyan ang bumuho sa mga luha na kanina pa pinipigilan. Hindi niya lubusang maintindihan kung bakit gano'n na lamang kasama ang turing at ang tingin sa kanya ng ina ng lalaking minamahal. Kung bakit lahat ng tao ay nag-iisip na pineperahan lamang niya si Miguel, lalo na ngayong meron na silang anak. Gayong pareho naman nilang ginusto iyon. Pilit na tumayo si Hannah at naglakas ng loob na mag-ayos ng gamit. Hindi naman niya gugustuhin mas lalong masira si Miguel sa kanyang pamilya. Kaya kung kakailanganin niyang umalis, ay iyon na lamang siguro ang kanyang gagawin. Nang malaman ni Miguel mula sa kanyang personal na driver na nagtungo si Corazon sa kanyang kondo, ay nagmamadali siyang umalis at nagtungo sa kanyang kondo, kung saan natagpuan niya si Hannah na umiiyak habang nag-iimpake ng kanyang mga gamit. Mahal, anong ginagawa mo? Tanong ni Miguel kay Hannah. Lumapit pa ito sa kanya at saka niya pinigilan sa pag-aayos. Hinawakan niyang kamay ni Hannah sabay haplos sa mukha nito upang punasan ang mga luhang tumutulo sa pisngin ng dalaga. Mahal, tama naman ang mama mo, Miguel. Hindi bagay ang isang sampid na kagaya ko sa katulad mo. At baka napipilitan ka na lang din na buhayin at panagutan tong ipinagbubuntis ko. Pero huwag kang mag-alala. Sisikapin kong buhayin to ng mag-isa. Hindi mo kami obligasyon. At hindi mo na kami kinakailanganing alalahanin pa. Naluluhang sambit ni Hannah. Paulit-ulit na umiling si Miguel at animo'y nagsusumamong tumugon kay Hannah. Don't say that, please. Wala akong pakialam sa opinyon ng mama ko at ng buong pamilya ko. I love you and that's all that matters. Us and our family. Our little family. Mahal na mahal kita, Hannah. Even if the whole world turns its back against me, I will fight for you. Wika ni Miguel at saka niyakap ng mahigpit ang kasintahan na siyang lalo lamang nagpaluha rito. Pero Miguel, both of you are not safe here kaya aalis tayo. Aalis tayong dalawa. Far away from here. Handa akong talikuran ng lahat para sa'yo, Hannah. And I will fight for you and our kid. Please know that. Pangako pa ni Miguel sabay halik sa dalaga. Nagkasundo silang dalawa na magkita na lamang sa terminal ng bus kinaumagahan.
Babalik muna si Miguel sa kanyang bahay upang kunin ang mga gamit at papeles na kakailanganin niya. Subalit lingid sa kaalaman ni Hannah ay iyon ang huling beses na sila ay magkikita. Naharang si Miguel ng kanyang mga pinsan para umattend ang isang birthday party. Wala nang nagawa si Miguel kung hindi ang sumunod sa mga ito dahil hindi hamak na mas matatanda ang mga ito sa kanya. At alinsunod na rin sa utos ng kanyang pamilya. Buong party ay walang ibang nasa isip ni Miguel kundi ang pananabik na makasama si Hannah at makalayo mula sa lahat ng mga tumataliwa sa pagmamahalan nilang dalawa. Hanggang sa merong isang babaeng lumapit sa kanya. Hey! Malanding wika nito sabay upo at haplos kay Miguel. Agad naman na umiwas si Miguel sa dalaga at hindi nagpakita ng interes. Kinansawan naman siya ng kanyang mga pinsan dahil para bang ibang-ibang anyo at ipinapakitang ugali ni Miguel ngayon. Come on, dude! It's my birthday party! Get drunk! Get laid! Do whatever! Hiyaw pa ng kanyang pinsan. Problemado ka, diba? Drink it away! Walang mawawala sa'yo kung gugustuhin mo mang uminom at magsaya tonight! Napaisip si Miguel. Wala naman siguro talaga masama kung maglalasing siya ngayon. Napakabigat ng kanyang problema. Hindi man niya maamin kay Hannah ang mga ito, subalit labis-labis ang kanyang pag-aalala dahil hindi niya alam kung saan at papaano magsisimula kung sakaling lisanin niya ang kinagisnan niyang buhay. Uminom ng isang basong alak si Miguel, hanggang sa maging dalawa, hanggang sa maging tatlo, hanggang sa hindi niya na namamalayan kung nakailang baso na nga ba siya ng alak. At nakita na lamang niya ang sarili na languna at unti-unting lumabo ang paningin. Come on, baby! Wika pa ng isang babae bago siya tuluyang mawala sa ulirat. Kinaumagahan ay nasa terminal na si Hannah at nakaupo. Daladala niya na ang kanyang mga gamit habang hinihintay ang pagdating doon ni Miguel. Nagkasundo kasi sila na doon na lamang magkita dahil may kinakailangan pang kunin ng mga papeles at passbook si Miguel. Subalit may ilang oras nang lumipas ang hindi pa rin dumadating ang nobyo. Kaya naman bigla nang kinabahan si Hannah at paulit-ulit nang tinawagan si Miguel. Makailang beses pa siyang tumawag dito subalit puro cannot be reached lamang ang kanyang naririnig. Miguel, nasan ka na ba? Kinakabahan at nag-aalin lang ang wika ni Hannah. Ilang bus na rin ang nakaalis sa tagal niyang naghihintay, subalit hindi pa rin talaga sumasagot si Miguel sa kanyang mga tawag. Hanggang sa biglang sumagot ang kabilang linya, dahilan upang mapahiyaw siya sa tuwa. Miguel, nasan ka na ba? Kanina pa ako naghihintay, malapit ka na ba? Natigilan na lamang si Hannah nang marinig ang sumagot sa kabilang linya. Hindi iyon boses ni Miguel, bagos ay boses ng isang babaeng hindi pamilyar sa kanya. Who's this? Ang aga-aga nakaka-istorbo ka. Stop scamming, will you? Maarting wika ng isang babae, dahilan upang mas lalong bumilis ang tibok ng puso ni Hannah. Sino to? Nasaan si Miguel? I'm Miggy's girlfriend. He's in my bed right now and he's asleep. Ano bang kailangan mo? Mataray na tanong pa ng dalaga sa kabilang linya. Tila ba nangihina ang buong katawan ni Hannah dahil sa naririnig niya ngayon na sinambit ng babae. Girlfriend? Girlfriend, tingi ka ba? Are you dumb or something? You know what, wala kang kwentang kausap and I don't even know you. And I'm sure Miggy doesn't even care about you. Huling wika pa ng babae bago tuluyang putuli ng tawag. Nanginginig na ibinaba ni Hannah ang kanyang telepono. Sinubukan pa niyang tawagang muli si Miguel, subalit hindi na ito sumasagot. At mistulang block na ang kanyang numero. Tila ba unti-unti nang nadurog ang puso ni Hannah at animoy isa siyang papel na lukot-lukot dahil sa sobrang sakit at lungkot na nararamdaman. Papaano nagawa sa kanya ni Miguel yun? Nangako sila sa isa't isa na magsasama sila at lalayo mula sa lahat. Subalit malaman-laman na lamang niya na meron na palang kasiping na ibang babae si Miguel sa kama. Napaluha ng sobra si Hannah. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin ngayon. Buong akala niya ay makakasama niya na si Miguel sa hirap at ginhawa. Subalit napakasakit isipin para sa kanya na bigla siya nitong inabandona at iniwan sa ere. Para bang sa mga puntong yon ay kinakailangan na lamang tanggapin ni Hannah na mananatili siyang lupa at sampid sa buhay ng lalaking pinakamamahal.
na hindi talaga siya magagawang mahalin ni Miguel kagaya ng pagmamahal niya rito. Dahil hindi talaga handang talikuran ng binata ang lahat para lamang makasama siya. Sa bagay, sino nga ba naman siya? Isa lang naman siyang mahirap, pobre at ulilang dalaga na walang binatbat sa buhay. Hindi nga niya magawang makapag-aral ngayon dahil siya ay nagdadalang tao. At wala rin siyang magiging maayos na trabaho dahil hindi naman siya graduate ng kolehiyo. Halos hilahin na ni Hannah ang kanyang mga paa at ang kanyang bagahe patungo sa susunod na aalis na bus. Tumingin pa siya sa kanyang paligid sa pag-asang baka panaginip lamang ang lahat at darating na rin si Miguel maya-maya upang samahan siya. Subalit nang wala ni Anino man lang ni Miguel ang sumulpot, buong tapang at lakas loob nang nagdesisyon si Hannah na sumakay ng bus at lisanin ang Maynila. Kinakailangan niya na ngayong harapin ang buhay ng mag-isa, nang walang katuwang sa buhay, at nang walang lalaking inaasahan niyang kanyang makakasama. Nang magising si Miguel ay agad niyang nadiskubre na nasa kama siya ng hindi kilalang babae. Napahawak pa siya sa kanyang sentido at nang mapagtanto niyang nangyari ay nagmamadali siyang lumabas. Didiretso na sana siya sa bus terminal nang agad siyang harangin ang kotse ng kanyang ina. Mom, please! Pakiusap ni Miguel. Subalit hindi siya pinakinggan ng kanyang ina at nagbatigas lamang ito. Anong gusto mo, Miguel? Ang sundan ng babaeng yon? Sisirain kong buhay ninyo sa oras na gawin mo yon. Kaya if I were you, I would enter my car right now. I will go home and I will forget that girl even existed. Mom, please. Nangihinang pakiusap ni Miguel habang nagbabadya na ang kanyang mga luha. Mahal ko si Hannah. Please. Lumapit si Corazon sa anak at saka ito hinawakan. She doesn't love you, Miguel. She cheated on you. That's not even your kid. That's someone else's. Kumunot ang noon ni Miguel sa narinig. Pinaimbestigahan ko si Hannah. Turns out that she's been seeing an older man at siyang ama ng anak niya. You see, she's manipulating you. Ginagamit ka lang niya. Eventually, she will leave you once she gets everything from you. She will hurt you, anak. Hindi naman makapaniwala si Miguel sa kanyang narinig. No, Hannah can't do that. That's impossible. Pagtanggip pa nito. I know. Anak, you love her so much that you're willing to forget everything for her. Pero we are your family. I am your mother. And I know what's best for you. Hannah is not the best girl for you. Dahil sasaktan ka lang niya, anak. Niloloko ka niya simulat sa pool pa lang. And I'm so disappointed for you, my son. Niyakap pa ni Corazon ang anak habang patuloy na lumuluha si Miguel dahil hindi siya makapaniwala na magagawa ni Hannah ang lahat ng yon. Lingit sa kanyang kaalaman ay puro kasinungalingan lamang ang sinabi ng kanyang ina upang hindi na siya mag-abala pang maghabol at balikan si Hannah. Naluluhang sinalubong ni Tia Belen si Hannah na makarating ito sa probinsya, bit-bit ang ilang mga bagahe nito. At mas lalo lamang siyang naawa sa kalagayan ng pamangkin nang mapagtantong nagdadalang tao ang talaga. Alam ko kung sinabi ninyo na huwag ho akong tutulad sa nanay ko pero doon din ho pala ang punta ko. Pasensya na ho kung magiging pabigat na naman ako sa inyo. Naluluhang wika ni Hannah. Agad naman siyang niyakap ng kanyang Tia Belen. Huwag mong sabihin yan, anak. Aalagaan kita. Kayo nang magiging anak mo. Ligtas ka rito. At magiging payapa ang buhay mo. Pasensya na po, Tia Belen. Pasensya na po. Sambit ni Hannah sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Niyakap pa lalo ni Tia Belen ang dalaga. Para na rin kasi niyang anak si Hannah dahil baog naman ito at hindi magkaanak. Kaya nung mamatay ang ina ni Hannah ay siya nang kumukup dito. Mula noon ay natutunan na ni Hannah ang itaguyod ang kanyang sarili. Tumutulong siya sa kanyang Tia Belen sa pagtitinda ng mga dinaing natuyo sa palengke. Laking pasasalamat na lamang niya at tinanggap siya ni Tia Belen ng maluwag sa kanyang kalooban. Daeng! Tuyo! Hiyaw ni Hannah habang pinapaypayan ang mga paninda upang hindi langawin ang mga ito.
hanggang sa bigla siyang makaramdam ng labis na pananakit ng tiyan at halos mamilipit pa nga siya sa grabing pananakit nito. Chabilin? Pagtawag ni Hannah sa pangalan ng kanyang tiya. Ano ba yon, iha? Tanong nito sabalit agad rin nagkumahog nang makitang namimilipit sa sakit si Hannah. Manganganak na ho yata ako. Ay, tulong! Manganganak ng pamangkin ko! Hiyaw ni Chabilin at agad silang nilapitan ng mga tao sa palengke. Pinagtulungan nila si Hannah na maisakay sa isang tricycle. Manong sa ospital at manganganak ng pamangkin ko! Nagmamadali namang magmaneho ang driver patungo sa ospital. Isinugod na nga agad si Hannah sa delivery room na patuloy pa rin sa pagsigaw dahil sa labis na sakit. Tiya, malaking pera ho ito. Nag-aalalang wika pa ni Hannah kahit na nasa gitna na siya ng labis na pananakit. Hinawakan ng mahigpit ni Tiya Belen ang mga kamay ng pamangkin. Huwag kang mag-alala anak, ako nang bahala sa'yo. Sambit pa ni Tiya Belen bago siya tuloy ang saraduhan ng kortina dahil manganganak na nga si Hannah. Hawak-hawak na Tiya Belen ang isang rosaryo at tahimik na sumasambit ng mga panalangin. Buong pag-asa siyang naghihintay sa labas na sana iligtas ang kanyang pamangkin at apo. Hanggang sa maya-maya lamang ay tawagin na ng doktor ang kanyang atensyon. Nanganak na si Hannah at nasa gilid na nito ang bagong silang na anak at binabalutan ngayon ng mga nurse. Nako, napakaganda niya! Natutuwang wika ni Chabelle na makita ang apo. Subalit kapansin-pansin naman ang mukha ni Hannah ang pangihina at pag-aalinlangan na para bang hindi siya handang makita at mahawakan ang anak. Nang mapansin niyo ni Chabelen ay agad niyang kinuha mula sa mga nurse ang sanggol at saka tumabi sa pamangkin upang ipakita iyon. Hannah, anak, nandito na ang baby mo. Natahimik si Hannah at nanatiling nakatingin sa malayo. Kung kayo na lang ho kayang kilalanin niyang ina, o di kaya sabihin natin na namatay sa panganganak yung nanay niya tapos kilalanin na lang niya ako bilang ate. Hannah, iha, ano ba yung sinasabi mo? Kunot noong sambit ni Chabelen. Nagsimulang mapaluha si Hannah. Hindi ko po kasi talaga kayang maging isang ina. Papaano kung hahanapin niya yung tatay niya? Ano na lang kung sasabihin ko? Paano kung pulain siya ng mga bata at sabihin na wala siyang ama? Ano ang gagawin ko, Chabelen? Naluluhang wika ni Hannah. Lumapit sa kanya ang tiya at saka hinawakan sa kamay. Tayong pamilya niya, anak. At sigurado ako magiging mabuti kang ina. Kagaya ng nanay Emmy mo nung siya'y buhay pa. Hindi ka mag-iisa, anak, dahil nandito ako. Kakayanin natin to. Napatingin na si Hannah sa kanyang tiya at dumako na rin ang kanyang tingin sa kanyang anak na babae. Napakaamo nito at aakalain mong isa itong anghel. Napaka-inosente rin ang mukha nito at habang pinagmamasdan siya ni Hannah, ang naisip na lamang niya ay handa siyang protektahan ng anak laban sa mga masasamang loob na maaaring manakit dito. Gusto mo ba siyang hawakan, anak? Tanong pa sa kanya ni Chabelen. Dahan-dahan na patango si Hannah at saka iniabot ang kamay sa tiya. Maingat namang iniabot ni Chabelen sa kanya ang kanyang anak. Nang mahawakan na ni Hannah ang kanyang bagong silang na sanggol, ay halos mapaluha na lamang siya sa tuwa. Ang siyam na buwan niyang dinala sa kanyang sinapupunan ay narito na ngayon sa kanyang mga braso. Nabalot man ang takot at pag-aalinlangan si Hannah dahil kinakailangan niya na ngayong harapin ang buhay ng pagiging isang ina, sigurado naman siya na kahit ano ay handa niyang gawin at suungin para lamang mabuhay ng maayos ang kanyang anak. Anong ipapanghalan mo sa kanya, anak? Nakangiting tanong ni Chabelen. Mukha siyang anghel, ano? Napakaamo ng mukha. Napaisip si Hannah. Hindi nga nagkamali ang kanyang tiya Belen dahil napakaamo at mukhang talagang anghel ang kanyang anak. Kaya naman nakangiti itong sumagot sa kanya at sinabing, Angela. Angela ho ang magiging pangalan niya. Napangiti rin naman si Chabelen. Nako, napakagandang pangalan at napakagandang bata. Sambit pa nito at saka niyakap ang kanyang pamangkin at apo. Abot langit naman ang pasasalamat ni Hannah sa kanyang Chabelen na siyang kinilala na rin niyang ina magmula noong maulila siya sa kanyang tunay na ina.
Congratulations, anak! Nakangiting wika ni Corazon kay Miguel lang salubungin ito. Nasa isang celebratory dinner sila kung saan ipinagdiriwang nila ang pagkapasa ni Miguel sa architecture licensure examination. Kumamay naman si Miguel sa mga bisita nilang kapwa mayayamang negosyante rin nila. Aba, Rogelio, mukhang may papalit na sayo. This guy right here is fitted to become the CEO of Monterrazas. Wika ng isa sa mga kasosyo nila sa negosyo. Tinapik naman ni Rogelio sa balikat ang nanak. Well, doon naman talaga tayo pupunta, right? Son? Ngumiti at tumango na lamang si Miguel. Ay, kung magiging CEO ka na rin, kailangan mo ng partner. My daughter Lorraine is very much single. And you know what? You two should meet. Natutuwang wika pa ng asawa ng isa sa mga business partners nila. Ayun ay kung papayagan mo, amiga. Natawa naman si Corazon sa kanyang narinig. Of course, I'm sure Lorraine is a gorgeous and great lady. Bagay na bagay sa anak ko. Total, wala rin naman siyang pinagkaka-interesan na iba ngayon. Diba, anak? Hindi umimik si Miguel at umiwas na lamang ng tingin. Kaya naman bumulong si Corazon sa kanyang tenga. See? Mas naging successful ka kung walang mahirap na babaeng bumubuntot sa'yo at binibilog ang utak mo. You are way better off with our people, Miguel. Natahimik na lamang si Miguel dahil pagkaman may puwang pa rin si Hannah hanggang ngayon sa kanyang puso, ay mukhang wala na silang pag-asang muling magkita nito. Mama! Hiyaw ni Angela habang tumatakbo papalapit sa kanyang ina. Nakararating lang ngayon galing sa trabaho nito bilang isang tendera sa grocery sa bayan. Niyakap naman ang mahigpit ni Hannah ang anak at saka malawak na ngumiti rito. May pasalubong si Mama sa'yo. Wika ni Hannah sa anak. Yay! Candy! Natutuwang wika naman ni Angela at saka tumakbo patungo sa sala upang buksan ang isang supot ng candy na pasalubong sa kanya ng kanyang ina. Inilapag na ni Hannah ang kanyang bag at saka naman dumiretso sa kwarto ng kanyang Tia Belen. Tia Belen, nandito na po ko. Wika ni Hannah at saka dumiretso sa tabi ng kanyang tia. Kinuha niyang isang bimpo at saka nagsimulang ilublub iyon sa palangganang naglalaman ng tubig upang mapunasan ang tiyahin na nakaratay na ngayon sa kama. May sakit sa baga ang kanyang tia. Dahil sa mahal ng gamot at maintenance ay halos hindi rin ito araw-araw na nakakainom. Kulang din naman ang naibibigay sa kanila ng health center na gamot. Kamusta po kayo? Tanong niya sa tia. Umubo ng bahagya si Chabelen, kaya naman agad siyang pinainom ng tubig ni Hannah. Binigyan mo na naman ng candy ang anak mo. Masisira ang ngipin yan. Puna ni Chabelen. Ngayon lang naman po yun, tia. Para naman sumaya kahit papaano yung bata. Wala naman akong pambili ng bagong manika. Tugon naman ni Hannah. Umubo pa lalo ang kanyang tia Belen, kaya napuno ng pag-alala si Hannah para sa kalagayan ng kanyang tia. Tia Belen, pwede naman ho tayo magpunta sa ospital. Mangungutang ho muna ako para kahit papaano ay lumakas kayo. Nag-aalala ang sambit ni Hannah. Agad namang umiling si Tia Belen sa kanya. Ano ka ba, anak? Huwag na. Hayaan mo na. Hindi na rin naman ako gagaling. Tiyang naman ni. Gastos lang, wala na tayong pera. May naitabi ako riyan. Alam mo naman kung saan nakalagay iyon. Pero gamitin niyo na lamang iyon ni Angela para mabuhay. Nangihinang pika ni Chabelen. Napaluhan na lamang si Hannah sa lahat ng sinambit ng kanyang Chabelen. Tiya naman, kayang-kaya pa naman natin tong labanan. Naluluhang wika pa ni Hannah. Hinawakan ni Chabelen ang kamay ni Hannah at saka ito hinaplos. Matanda na rin ako, anak. Napapagod rin naman ako. Alam naman natin na doon din ako papunta. Huwag mo akong isipin, iha. Ang isipin mo si Angela. Isipin mo kung paano kayo mabubuhay. Sagot ni Chabelen habang hindi na makontrol sa pag-ubo. Napapikit na lamang si Hannah dahil hindi niya kayang makita na nangihina at walang lakas ang kanyang Chabelen. Maya-maya pa ay naramdaman nilang tumakbo si Angela papasok sa kwarto. At saka sila nilapitang dalawa. Lola! Wika ni Angela habang malambing pang tumabi sa kanyang lola.
Nangihinang na pangiti naman si Chabelle nang yakapin siya ng kanyang apo. Lalo lamang napaluha si Hannah sa kanyang nakitang eksena. Nararamdaman kasi niya na iyon ang pagmamaalam sa kanya ng pinakamamahal niyang tiya. Mahal na mahal ko kayo, anak. Apo, salamat. Wika pa ni Chabelen. Niyakap na siya ng mahigpit ni Hannah. Hanggang sa maya-maya, ay naramdaman niya nang bumitaw na nga sa kanila si Chabelen. Dahilan upang lalong bumuhos ang kanyang mga luha. Mama, ano pong nangyayari? Inosenteng tanong ni Angela. Niyakap naman ang mahigpit ni Hannah ang anak habang hinahalikan nito sa noo. Dahil simula ngayon, ay siya na lang ang makakasama ng anak sa buhay. Dalawang araw din lang ang itinagal ng burol ni Chabelen, alinsunod na rin sa kahilingan nito noon. Inilibing na rin ito at hindi na nga lubusang maintindihan ni Angela kung saan nagpunta ang kanyang lola. Bagay na hindi rin naman alam ni Hannah kung paanong ipapaliwanag ng maayos sa musmus na bata. Kung ako sa'yo, sumama ka na lang sa akin sa Maynila. Work from home naman ako kaya mababantayan ko si Angela. Alok ng kaibigan ni Hannah na si Christine sa kanya. Kalaro niya ito mula noong siya'y bata pa. At umuwi ito ng probinsya nang marinig ang tungkol sa pagkamatay ni Chabelen. Napaisip naman si Hannah. Hindi ko sigurado kung gusto ko pang bumalik ng Maynila eh. Puno ng pag-aalinlang ang wika nito. Aba, bakit naman? May tinataguan ka ba? At saka sigurado rin naman ako na mas malaking kikitain mo doon. At saka yung sa kumpanya na pinagtatrabahuan ko, naghahanap sila ng bagong sekretary. Malay mo, pwede ka ron. Natahimik si Hannah. Meron naman kasi talaga siyang pinagtataguan. At napakatahimik at payapa na ng buhay niya sa probinsya para lisanin niya pa iyon. Eh, hindi naman ako pwede ron eh. Hindi naman ako nakapagtapos ng kolehiyo, di ba? Sagot naman ni Hannah. Hindi naman kailangan na graduate ka, basta magustuhan ka lang nila. At saka yung dating sekretary niya kasi, eh magre-retire na. Kaya kung ako sa'yo, patulan mo na. Wala namang mawawala. Bagkos, kakailanganin mo rin. Kasi lumalaki na si Angela. Pag nakaipon ka na, eh di siya kakaulit bumalik dito sa atin. Pagpapatuloy pa ni Christine upang mas lalo niyang makumbinsi ang kaibigan. Napangiti naman si Hannah sa anak na tahimik na naglalaro ng manikang itinali dahil sa sira-sira na ito at hindi makabili ng bago. Hindi naman kasi ganoong kalaki ang perang naiwan sa kanila ng kanilang tiyo Belen. Nabawasan na rin iyon dahil sa burol at libing. Magagamit na lamang nila iyon pang tustos sa mga susunod na buwan. Hindi rin naman talaga sapat ang kinikita ni Hannah sa pagtatrabaho sa maliit na grocery sa bayan. At wala na rin siyang pag-iiwanan kay Angela kapag siya'y bumalik sa trabaho. Ayaw man niyang bumalik sa Maynila dahil sa mapait na nakaraan nito, mukhang wala na siyang ibang choice kung hindi ang bumalik sa lugar na isinumpa niyang hinding-hindi niya natatapakan pang muli. Ano sa tingin mo? Payag ka? Tanong pang muli ni Christine. Huminga ng malalim si Hannah bago siya tumangutang. Para saan ako? Sagot pa nito. Nako, Christine, salamat talaga ha. Nakakahiya naman sa'yo. Wika ni Hannah nang makapasok sila sa apartment ni Christine. May kalakihan ito at may dalawang kwarto rin. Kakarating lang nila mula sa probinsya, bit-bit ang iilan nilang mga bagahe. Ano ka ba, Hannah? Napakalaking tulong din naman sa akin ni Chabelen. Ano ba naman yung bumawi ako sa ganitong paraan? Nakangiting sagot naman ni Christine. At saka malungkot din naman ang mag-isa. At least ngayon ay kasama ko kayo rito. Pero nakakahiya naman kasi wala pa akong trabaho. Sigurado ka bang matatanggap ako ron? Nag-aalang tanong naman ni Hannah. Basta, galingan mo lang sa interview. Sigurado akong makakaraos ka rin. Ako na munang bahala sa mga expenses ngayon. Tapos pag nakasweldo ka na, tsaka na tayo maghati. Abot langit ang pasasalamat ni Hannah sa taglay na kabaitan ng kanyang kaibigan. Nga pala, gusto mo bang i-enroll na si Angela sa daycare? Para naman kahit papaano eh, may pagkaabalahan siya. Mukha rin namang matalino siyang bata. Napaisip naman ang malalim si Hannah. Hindi niya pa naiisip noon na i-enroll si Angela sa paaralan dahil nga kasama nito si Chabelen sa bahay. Pero ngayon ay mukhang maaari naman na dahil lumalaki na rin ang bata.
Wala naman akong pang-tuition eh. May alam ka ba na pwede niyang pasukan muna? Tanong naman ni Hana. Tumangutang-u si Christine. Oo naman. Doon sa barangay, pwede siyang pumasok. Balibaon lang niyang alalahanin mo. Pwede na rin siyang magsimula agad sa Lunes. Papasok ako sa school, Mama? Inosenteng tanong naman ni Angela na marinig ang usapan ng kanyang ina at ng kanyang tita Christine. Nginitian na tinanguan ni Hana ang kanyang anak. Oo anak, sisikapin ni Mama na makapasok ka sa school. Basta gagalingan mo, ha? Paalala pa sa anak. Yay! Papasok ako sa school! Natutuwang hiyaw pa ni Angela. Oh, di ba? Sabi sa'yo, mukhang excited na siya. At sigurado rin ako matutuwa siya sa school. Singit naman ni Christine. Napahinga ng malalim si Hana. Sa tingin niya ay iyon ang simula ng bagong pagkakataon para sa kanilang dalawa ng kanyang anak. Masakit man ang naging pagkawala ng kanyang tia Belen, ay nagkaroon naman silang mag-ina ng pagkakataong makapagsimulang muli. Dumating na ang araw ng Lunes at bihis na si Hana. Nakasuot na siya ng isang pencil cut na palda, polong puti at naka-blazer pa. Bitbitin niya ang folder na naglalaman ng kanyang resume, pati na ang address ng building na kanyang pupuntahan. Oh, nasabi ko na sa kasamahan ko na darating ka. Galingan mo, friend, ha? Payo pa ni Christine sa kanyang kaibigan. Samantala si Angela naman ay excited na sa kanyang pagpasok sa daycare. Naka-uniforme na rin ito at may dala pang maliit na bag na naglalaman ng mga bagong biling notebook, crayola, pati ng baon. Ako na rin ang bahala sa pagsundo kay Angela mamayang hapon para wala ka na alalahanin. Dagdag pa ni Christine. Nako, maraming salamat talaga sa lahat ng tulong mo, Christine. Napakabait mong kaibigan. Pagpapasalamat pa ni Hana dito. Pagkatapos ay nagtungo muna sila sa barangay upang mahatid na ni Hana ang kanyang anak. Buong akala nga niya ay iiyak pa si Angela at magiging pahirapan pang pag-iwan niya rito. Subalit, laking gulat niya nang siya mismo ang paalisin ang kanyang anak. Mama, okay na po ako rito. Pwede mo na po akong iwan para sa work. Nakangiting wika ni Angela at halos maluha naman at naging emosyonal naman si Hana sa kanyang narinig. Ngayon niya lang kasi napagtanto na malaki na pala ang kanyang anak. Sigurado ka ba anak? Kaya mo na ba? Nag-aalang ang tugon naman ni Hana. Ngayon niya lang kasi maiiwan ang anak sa mga taong hindi ka kilala. Dati si Chabilen ang kasama ni Angela. Pero ngayon ay mapapalibutan na ito ng mga batang kasing edad. Tumungutungo naman si Angela. Opo mama, okay po ako. Nang marinig ni Hana iyon ay niyakap niya na mahigpit ang kanyang anak at saka hinaligan sa noo bago magpaalam. O sige, si Tita Christina ang susundo sa'yo ha? Mag-iingat ka at mag-i-enjoy ka anak. I love you. Bulong pa ni Hana sa kanyang anak. Hinintay niya muna makapasok si Angela sa loob ng classroom bago niya ito kawayan at tuluyan ang umalis patungo naman sa papasukan niyang trabaho. Halos malula pa si Hana nang makita kung gaano katayog ang building na kanyang papasukan. Nabanggit na rin kasi sa kanya ni Christine na isang construction enterprise ang kumpanyang kanyang papasukan. Kaya marami talagang mga engineers at architects na nagtatrabaho roon. Para sa anak mo to, Hana. Bulong pa ni Hana sa kanyang sarili at saka lakas loob na naglakad patungo sa loob ng building. Dumiretso na rin siya sa floor kung nasa naroon ang HR na kanya munang pupuntahan. Good morning ho, dito po ba yung HR? Ako po yung mag-a-apply bilang bagong secretary. Magalang na wika ni Hana nang makarating siya sa tapat ng isang HR assistant. Umangat naman ang tingin sa kanya ng empleyado. Ah, ikaw yung kaibigan ni Christine. Nasabi ka na nga niya sa amin, sige pasok ka ron sa opisinang yon. Nandoon si Miss Feli, siya yung secretary na mag-i-interview sa'yo. Nakangiting nagpasalamat at nagpaalam si Hana. Pagkatapos ay dumiretso na siya sa naturang opisina, kung saan isang matandang babae ang kanyang nakita. Good morning ho, ako po si... Ikaw si Hana? Good morning din sa'yo, upo ka. Pagsalubong naman ni Feli sa kanya. Umupo si Hana at saka iniabot kay Feli ang folder na naglalaman ng kanyang resume. Ay, na-review ko na nga mga papeles mo. Hindi ka pala nakapagtapos ng kolehiyo, ano? Tanong ni Feli kay Hana. Nahihiya namang tumango si Hana. Opo, personal reasons din po kasi.
Walang problema yon, Miss Hannah. Ang mahalaga ay meron kang strong communication skills at kaya mong maging hands-on sa trabaho. Sinala na rin naman namin ang mga applicants at dahil na-recommend ka ni Christine, ikaw na ang napili namin. Gulat namang sumagot si Hannah. Po, ibig sabihin po ba nito ay tanggap na po ako? Agad? Hindi makapaniwalang tanong niya na siyang ikinatangu naman ni Feli. Oo, tanggap ka na. Kailangan ko rin kasi mag-retire. Ayoko mang iwan ng boss ko dahil parang anak ko na rin ng batang yon. Kailangan ko nang umalis. Hindi rin naman po pwedeng mawalan siya ng sekretarya. Hindi na nga maitago pa ang sayang nararamdaman ni Hannah dahil para siyang naka-jackpot nang marinig na magkakaroon na siya ng trabaho. Kailan po ako magsisimula? Tanong pa ni Hannah. Well, bukas pwede ka na magsimula talaga. May pa-party ang CEO ng kumpanya na gaganapin sa penthouse ang building na to. Success kasi ang nakaraang quarter kasi napakarami nilang partnerships at investments na nagawa. Kaya marami ring imbitado. At dahil ikaw na ang bagong secretary simula bukas, you have to be there. Ah, ganun ho ba? En grande ho ba yung party? Nag-aalala lang tanong naman ni Hannah dahil baka wala siyang masuot. Umiling naman si Feli. Simple lang, pero alam mo naman, syempre may mga kasamang mayaman at mga empleyado rin naman ang naroroon. Tumangutangu naman si Hannah. Eh, yung boss ko, kailan ko siya makikilala? Pahabol na tanong pa nito. Ay, bukas mo rin siya makikilala. May kailangan kasi siyang puntahan ngayon. Nako, oo nga pala. Iahabol ko tong mga papeles. Teka lang ha. Nagmamadaling wika ni Feli, sabay kuha ng isang folder at labas ng kanyang opisina. Sir Miguel! Hiyo pa ni Feli nang marinig ni Hannah ang pangalan ay agad siyang lumingon sa labas. Hindi pa naisasara ng tuluyan ang pinto at halos manlamig na lamang siya sa kanyang kinauupuan nang makilala kung sino ang lalaking kanyang magiging boss. Thanks for this, Feli. Pagpapasalamat pa ni Miguel sa kanyang sekretarya. And thank you for your years of service. Pagpapatuloy pa ni Miguel. Dating sekretarya si Feli ng kanyang amang si Rogelio. Hanggang sa mailipat ito sa kanya nang siya nang pumalit na CEO ng Monterrazas. Wala yun, Sir Miguel. Nandito na rin palang papalit na bagong sekretarya ninyo. Gusto niyo po ba muna siyang makilala? Natigilan naman si Miguel. Bukas na lang siguro. Tomorrow will be her first day, right? Paniniguro pa nito. Tumangu naman si Feli. Yes, sir. At na-assess ko na rin po siya. Thanks again, Feli. But I have to go now. Paalam pa ni Miguel bago magmadaling patungo sa kanyang business meeting. Samantala, halos manikip naman ang dibdib ni Hannah sa kanyang nakita. Kung ano-ano na ang tumatakbo ngayon sa kanyang isipan. Gusto rin man niyang umalis at huwag na magtrabaho. Hindi naman niya alam kung saan pa siya maghahanap ng ibang trabaho gayong tanggap na siya rito. Pasensya ka na. Kinailangan ko lang habulin ang boss ko. Nakita mo naman rin siguro kung papaanong trabaho ng isang sekretary. Tungkulin mo talagang ayusin ang schedules ng boss at siguraduhin nasa kanya na ang lahat ng kakailanganin niya para sa mga business meetings. Napalunok si Hannah at nanginginig pang wika. Yung boss ho, anong pangalan niya? Miguel ho? Siya si Sir Miguel. Miguel Monterrazas. Siya ang magiging boss mo. Teka, may problema ba? Usisa ni Feli nang makitang para bang nag-iibang mood ni Hannah. Kaya naman agad siyang umiling. Ah, wala ho. Naninibago lang ho. Pagsisinungaling pa niya. Dibale, bukas ka pa naman magsisimula. Alisin mo na lang ang nervyos sa katawan mo. Mabait naman yung si Sir Miguel. Minsan lang talaga ay nawawala sa mood dahil sa stress. Basta gawin mo lang ang trabaho mo. Payo pa ni Feli. Buong araw pang sumailalim si Hannah sa training bago siya umalis. Buong araw rin siyang halos wala sa sarili dahil hindi naman niya sukat akalain na ang lalaking pilit niyang kinalilimutan ay siya palang magsisilbing boss niya. I'm so glad you're here with us, Iha. Nakangiting wika ni Corazon. Kasalukuyan silang nasa family dinner kasama si Lorraine na siyang girlfriend ni Miguel. Ngumiti naman ang malawak si Lorraine. It's a pleasure to be here, Tita Cora. Sa lahat ng naging girlfriend ng anak ko, ikaw lang ang naging paborito ko.
Miggy should have you as his wife by now. Hindi pa ba nagpo-propose sa'yo ang anak ko? Usisa pa ni Corazon. Napatingin naman si Lorraine kay Miguel na seryoso lang na kumakain. Not yet, tita. We're not rushing to get married naman. Aba, anak. Lorraine is one of a kind. Baka gusto mo nang mag-propose. Sabi ni Corazon sa anak. Me proposing is none of your business, ma'am. Prenteng sagot naman ni Miguel. Nagpatuloy pa ang dinner at sa buong gabing yon ay tahimik lamang si Miguel. Hinayaan niyang mag-usap si na Lorraine at ang kanyang mga magulang habang siya naman ay lumilipad ang isip. Nang matapos sila sa dinner ay nagtungo na si Miguel at Lorraine sa kondo ng dalaga. Hinatid na siya roon ni Miguel at aalis na nga sana ang binata nang hilahin siya ni Lorraine papasok at saka halikan. Lorraine! Ngumuso si Lorraine at saka nagsimulang tanggalin ang kanyang damit. Ayaw mo ba? Wika pa nito. Nang makitang wala nang saplot ang girlfriend ay nakaramdam na rin ng init si Miguel. Kaya hinayaan na lamang niya ang dalagang gawin ang gusto nito dahil tinawag na rin siya ng kanyang laman. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, si Lorraine man ang kapiling sa kama ay lumilipad talaga ang isip ni Miguel. Tila ba bigla na lang pumasok sa kanyang alaala ang babaeng pilit niyang ibinabaon sa limot. Gabi na ng party, nakabihis na si Hannah sa isang formal dress. Buong araw ay hindi pa niya nakakadaupang palad si Miguel dahil nasa site visit ito. At dumating na nga ang panahon kung saan ay makakaharap niya ng muli si Miguel. Buong araw na rin hindi mapakali si Hannah. Ayaw man niyang pumasok ay wala na siyang magagawa pa. Ito na ang kanyang trabaho at kailangan niyang ayusin ito. Dahil ginagawa naman niya ito hindi lamang para sa sarili kundi para na rin sa kanyang anak. Kasama ang ibang mga empleyado ay nakatayo na si Hannah sa isang gilid. Habang hinihintay ang pagdating ni Miguel, maya-maya lamang ay bumukas na ang pinto at pumalakpak na ang lahat ng makitang pumasok si Miguel. Sinalubong pa siya ng mga business partners at miyembro ng board na kumakamay sa kanya at nagpapaabot ng pagbati. Halos patigilan naman si Hannah na mapagtantong na sa harap niya nga talaga na si Miguel. 5 taon na nakalilipas, subalit parang wala itong pinagkaiba sa lalaking nakasama niya dati. Ang tanging kaibahan lang siguro ngayon ay wala na silang relasyon. Pero mukhang hindi pa rin nawawalang nararamdaman niya para dito dahil na rin sa lakas ng pagtibok ng kanyang puso nang muling masilayan si Miguel pagkatapos ng 5 taon. Kinuha na ni Miguel ang mikropono nang hilingin siya ng isang speech ng lahat. Lalong lumakas ang palakpakan ng pumesta na sa harap si Miguel at taas-taas silang tiningnan. Samantala, halos manlamig pa rin si Hannah sa kanyang kinatatayuan at para bang gusto niyang umalis. Subalit hindi naman niya magawang hilahin ang kanyang mga paa papalayo mula roon. Thank you everyone and good evening. Panimulang bati ni Miguel. As you can see, matagumpay nating nairaos ang huling quarter ng taon. With all the investments we have made, the properties we have claimed, and the projects we launched. And on top of that, I am happy to inform all of you that Monterrazas is once again the leading industrial company in the country. Nagpalakpakang muli ang mga tao sa penthouse, habang si Miguel naman ay napangiti ng malawak. And it's all because of your hard work. So cheers to us and to the future of Monterrazas. Anunsyo ni Miguel, sabay taas sa kanyang wine glass. At nang maitaas nga niya iyon, ay nahagip ng kanyang matang isang babae na hindi niya inaasahang makita. Natigilan si Miguel sa kanyang kinatatayuan at halos manlaki ang kanyang mga mata. Halos ikurap niya ito ng paulit-ulit upang masiguro na tama ang kanyang nakikita. At nang mapagtanto ni Hannah na tinitingnan na siya ni Miguel, ay umiwas siya ng tingin at nagsimulang maglakad patungo sa likod, bago pa man magkaroon ng hindi inaasahang eksena. Sir Miguel, pagtawag ng isang empleyado dahilan upang mapabalik sa ulirat si Miguel. Sorry, where was I? Cheers na po, sir. Bulong naman ito. Tumangutang naman si Miguel at saka muling itinaas ang kanyang baso. Cheers, everyone! Nang matapos si Miguel sa pagsasalita ay nagmamadali siyang naglakad patungo sa direksyon na pinuntahan ni Hannah. Subalit agad siyang napigilan ng kanyang mga business partners para batiin at kausapin. Samantala si Hannah naman ay dumiretso sa rooftop upang magpahangin. Halos manikip talaga ang kanyang dibdib. Buong akala niya ay ayos na siyang makalipas ng 5 taon.
Subalit makita lamang niya si Miguel ay tila ba bumabalik muli sa alaala niya ang lahat. Eh, Sir Miguel, congratulations! Bati ni Feli nang siya naman ang sumalubong kay Miguel. Napangiti naman si Miguel sa dating sekretarya. And I wish you very well on your retirement, Feli. Ay, oo nga pala, nandito na si Hannah. Hindi ko lang alam kung saan siya napunta. Wika pa ni Feli habang hinahanap ang bagong sekretarya ni Miguel. Halos tumayo naman ang mga balahibo ni Miguel nang marinig ang pangalang iwinika ni Feli. Hannah? Oo, Sir Miguel. Si Hannah ang magiging bagong sekretarya mo. Kaso nawawala lang. Ay, baka nag-CR. Sagot ni Feli. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Miguel. Ibig sabihin lamang nun ay hindi siya namamalik mata. Nandun talaga si Hannah at makikita niya na itong muli makalipas ng 5 taon. Dahil sa nalaman ay para bang nahirapang huminga si Miguel, kaya naman ay nagpaalam na muna siyang saglit upang magtungo sa rooftop at magpahangin. Subalit laking gulat na lamang niya nang saktong pagpasok niya ay siya namang akmang lalabas na si Hannah. Kapwa natigilan sila pareho at hindi makagalaw sa kanilang mga kinatatayuan nang makitang muli ang isa't isa. Wala ni isang makapagsalita at nanatili lamang na nakapako ang kanilang mga tingin sa isa't isa. Tila ba sinusubukang basahin ni Hannah ang emosyon ni Miguel? Subalit kasabay noon ay para bang isa-isang bumalik sa kanyang sakit ng kanyang nakaraan. Nasa harap niya ngayon si Miguel na para bang ayos na ayos lang. Habang siya ay 5 taon na dinala ang sakit na ipinaranas nito sa kanya. Good evening, who, Sir Miguel? Lakas loob na bati ni Hannah sa kanyang boss. Habang si Miguel naman ay hindi pa rin makapaniwala na naroon talaga si Hannah sa kanyang harapan. Hannah? Umiwas ang tingin si Hannah. Nang balutin pa sila ng katahimikan, ay nagpa siya na si Hannah na humakbang papalayo. Pero bago pa man siya tuloy ang makalayo, ay hinawakan na siya ni Miguel sa braso. Hannah! Natigilan si Hannah at napatingin sa braso niya ang hawak-hawak ni Miguel. Nakaramdam siya ng kuryente mula roon. Subalit agad rin niyang inilayo ang kanyang kamay mula rito. Magandang gabi ho, Sir Miguel. Ako ho si Hannah Cruz. Ako ho yung magiging bago niyong sekretary. Pagpapakilala ni Hannah sa kanyang sarili. Seryoso namang napatingin sa kanya si Miguel. I know who you are. Hannah, it's been years. Hindi makapaniwalang wika nito. I can't believe I'm seeing you again. Hindi umimik si Hannah. Nanatili lamang siyang nakatingin sa malayo. Habang si Miguel naman ay nagpatuloy sa pagsasalita. Where did you go? Why did you just leave? Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Hannah nang marinig ang naging tanong ni Miguel sa kanya. Bilang sekretarya ho ninyo, labas naman ho siguro sa trabaho kong pagsasabi ng personal na detalye upang sa buhay ko. Hannah, please. It's just me. And I've been looking for you for the last 5 years. Wika at pagsusumamo pa ni Miguel. Sir, trabaho lang po. Nandito po ako para sa trabaho. Mariing sagot pa ni Hannah. What happened to our kid? Where's our kid? Mistulang hinahati ang puso ni Hannah nang marinig na itanong ni Miguel ang tungkol sa kanilang anak. Kung ano-ano nang pumasok sa kanyang utak. Ano naman ngayon kung sabihin niyang buhay si Angela? Siguradong kukunin lang ito ni Miguel mula sa kanya. Bagay na hindi naman niya kakayaning mangyari. Dahan-dahang umiling si Hannah at halos madurog ang puso ni Miguel nang mapagtanto ang ipinararating nito. I'm sorry. Wika ni Miguel. Hindi na umimik pa si Hannah at saka nagsimulang maglakod papalayo. Hannah! Trabaho lang po, Sir Miguel. Mauuna na po ako. Tapos na rin naman po ang working hours. Paalam ni Hannah, sabay iwan kay Miguel na halos panghinaanan ng tuhod ngayon. Hindi lubos ang makapaniwala si Miguel na makalipas ang 5 taon ay muling magtagpo ang kanilang landas ni Hannah. At ngayon ay sekretarya niya pa ito. Nasa loob siya ngayon ng kanyang opisina habang pinagmamasdan mula sa labas si Hannah na nagsiserox ngayon. Tinted ang bintana sa kanyang opisina kaya hindi siya nakikita mula sa labas. Dahilan upang mas mapagmasdan niya pa si Hannah.
Maya-maya lamang ay kumatok na ito sa kanyang pinto. Nagmamadaling inayos ni Miguel ang sarili at saka tumikim. Come in. Good morning, sir. Ito po yung schedule niyo for today. At ito naman po yung mga papeles na kailangan niyong pirmahan. Secured na rin po yung mga permits na kailangan niyo for your site visit. Wika ni Hannah. Walang kahit na anong emosyong mababakas mula sa dalaga, maliban na lamang sa pagiging seryoso nito sa trabaho. Naramdaman naman ni Miguel na walang interes si Hannah na magtagal doon sa kanyang opisina. Bagaman nakaramdam ng kaunting panghihinayang, ay alam ni Miguel na naroon lang talaga si Hannah para sa trabaho at wala nang iba pa. Hannah, I will be leaving for a few days dahil may business trip akong kailangan puntahan sa Hong Kong. Wika ni Miguel. Tumango naman si Hannah sa kanya. Ganun ho ba? Okay ho. Aayusin ko yung passport at ticket ninyo. Actually, Hannah, you need to come with me. Singit naman ni Miguel na siyang ikinatigil naman ni Hannah. Anong ibig niyo sabihin? You're my secretary. You are required to come to my trips. Seryoso namang tugon ni Miguel. Wala namang magagawa si Hannah kundi ang sumama dahil gaya nga ng sabi ni Miguel, naaayon lamang iyan sa trabaho niya. Sige ho, aayusin ko ho ang lahat. Sagot naman ni Hannah sabay labas ng kanyang opisina. Kumpara kay Hannah, trabaho lamang ang pagpunta nila ng Hong Kong. Para kay Miguel, ay sasamantalahin niya ng pagkakataong yon upang makausap ng masinsinan si Hannah. Nang makalabas si Hannah ay sakto namang naroon sa labas si Corazon. Dahilan upang matigilan siya at biglang mapuno ng takot. Excuse me, dadaan ako. Mataray na wika ni Corazon. Agad na tumabi si Hannah upang bigyang taan ng ina ni Miguel. Taas kilay pa siyang tiningnan at sinipat ni Corazon. Sino ka? Bago ka lang ba rito? Napalunok si Hannah. Marahil ay hindi na siya naaalala pa ng ina ni Miguel. Opo, ako po yung bagong sekretary ni Sir Miguel. Magandang umaga po. Napatango naman si Corazon. Well, it's a good thing you know how to respect those who are above you. But you look awfully familiar. Have I seen you before? Biglang kinabahan si Hannah at agad siyang umiling. Eh, hindi ho. Baka iba ho ang naiisip ninyo. My God, I must be getting old. Oh, bueno. Open the door so I can talk to my son. Utos pa nito. Agad na binuksan ni Hannah ang pinto at saka pinapasok si Corazon. Pagkatapos ay nanginginig siyang dumiretso sa kanyang opisina at halos panghinaan nga siya ng loob nang makita ang kinatatakutang ina ni Miguel. Mom, naparito ka? Wika ni Miguel nang makita ang ina na pumasok sa loob. Nilingon niya pang likod nito dahil napakalaki ng tsansa na nakadaupang palad na nito si Hannah. I'm just dropping by, iho. Para lang kamustahin ka at ang mga ginagawa mo dito sa kumpanya. I heard Monterrazas is leading the game once again. I am proud of your work, son. Sambit pa ni Corazon. Thanks, Mom. Pagpapasalamat naman ni Miguel. So, I met your new secretary. She seems nice, but really feels familiar. Natigilan naman si Miguel. Tiyak kasi na hindi na tantanan ng kanyang ina si Hannah. Oras na malaman niya ang tunay na katauhan ng dalaga. Kaya naman itinanggi niyang pamilyar ito sa kanyang ina. You must be mistaking her for someone else, Mom. Simpleng sagot naman ni Miguel. Tumangutang naman si Corazon. Well, I really feel like I know her from before. Hindi ko lang matandaan. Oh, bueno. I had a talk with Lorraine's parents. Natigilan si Miguel. Mukhang iuungkat na naman ang kanyang inang usaping kasal. Bagay na wala naman siyang balak gawin. I already told you, Mom, my personal life is none of your business. Pag-angal pa ni Miguel. Baka nakakalimutan mo, Miguel, na isa sa mga pinakamalalaking shareholders ng kumpanyang pamilya ni Lorraine. There are no valid reasons para hindi mo siya pakasalan. Ano pa bang hinihintay mo? Napailing na lamang si Miguel at halos mapasapu pa sa noo. Mom, ako'ng magdedesisyon kung kailan ko gustong maikasal. Can you please stop meddling with my life? Pinandiitan siya ng mata ng kanyang ina. The last time you were defensive, may isang babae kang kinababaliwan. Huwag mo sabihin na nauulit na naman ang nakaraan, Miguel. Mom, please just stop.
with your condescending remarks and your insinuations. Walang nangyayari. It's just that it's my personal life we're talking about. Hindi ba pwedeng ako magdesisyon ukol doon? Pakiusap ni Miguel kay Corazon. Siguraduhin mo lang, iho, na walang mahirap at pobreng babae sa buhay mo ngayon. Huwag mong sirain ang pamilya natin sa mga Villanueva. Ayusin mo ang lahat, Miguel. Okay? Mary Lorraine, that's the only thing that you should do. And your father and I will let you be. Sambit pa ni Corazon, sabay halik sa noon ng anak bago tuluyang lumabas ang opisina nito. Naiwan naman si Miguel doon na halos mapasabunot sa ulo dahil sa inis sa patuloy na pangingialam ng kanyang mga magulang sa kanyang buhay. Ay oo, napakarami talagang pinupuntahan niyang si Sir. Kasi nga, siya ang CEO ng kumpanya, kaya busy-busy siya. Napakaswerte mo nga at makakasama ka sa kanya sa kung saan-saan. Biruin mo, ilang linggo ka pa lang sa trabaho pero makakapag-ibang bansa ka na agad. Wika ni Christine ang sabihin sa kanya ni Hannah na kinakailangan niyang samahan si Miguel sa Hong Kong. Kinakailangan ba talagang sumama ako roon? Hindi ba pwedeng iba na lang? Kawawa naman si Angela. Sambit pa ni Hannah. Hindi kasi niya alam kung kakayanin ba niyang makasama si Miguel nang silang dalawa lang. Ano ka ba? Samantalahin mo na yan para maranasan mo rin ang makapangibang bansa. Ang daming naghahangad na maging sekretary ni Sir, ha? At ikaw ang pinagpala. At saka huwag kang mag-alala kay Angela. Ako nang bahala sa kanya. Napaisip pa ng maigi si Hannah. Maya-maya pa ay lumapit sa kanya si Angela at saka nagtanong. Aalis ka po, Mama? Tumango naman si Hannah. Oo, anak eh. Kailangan lang magtrabaho ni Mama. Pero madadalhan kita ng maraming pasalubong, promise. Yay! Mag-ingat po ikaw roon, Mama. Sambit naman ni Angela sa bayakap sa ina. Habang si Hannah naman ay napuno ng pag-aalangan dahil hindi niya alam kung ano nga bang posibleng mangyari sa Hong Kong. Gabi na nang makarating si Hannah at Miguel sa Hong Kong. Magkatapat lamang ang kanilang kwarto. Kinabukasan ay magtutungo na rin sila sa kumpanya ng mga business partners na kakausapin ni Miguel. Nang makarating sila sa floor ng kanilang hotel room, ay tinawag pa ni Miguel ang atensyon ni Hannah. Hannah! Sambit ito. Natigilan naman si Hannah sa pagbubukas ng pinto. Bakit ho? Sandali pang pinagmasdan ni Miguel si Hannah. Napakaraming bagay ang nais niyang sabihin dito, subalit hindi niya lubos mahanap ang mga salitang sasabihin. Good night. I'll see you tomorrow. Wika ni Miguel. Tumango naman si Hannah at payak na humiti bago tuluyang pumasok sa kanyang kwarto. Kinabukasan na nagsimula na nga ang business trip ni Miguel. Napakaraming kumpanya ang pinuntahan nilang dalawa ni Hannah. Napakarami ring magagandang tanawin na nakita ni Hannah. At iniisip na nga lang niya ngayon na sana ay kasama niya si Angela dahil tiyak na matutuwa ito sa kanyang mga nakikita. After this meeting, meron pa tayong dinner with the Lao Patriarch. Sa hotel na gaganapin yun, so it would be convenient for us. Wika ni Miguel habang naglalakad silang dalawa ni Hannah pabalik sa hotel. Noted, sir. Sabit naman ni Hannah. May I ask why you bought too many stuffed toys? May pagbibigyan ka ba? Usisa ni Miguel na makitang hawak-hawak na stuffed toy ni Hannah. Natigilan naman si Hannah. Hindi alam ang isasagot dahil hindi naman niya gustong sabihin kay Miguel na para kay Angela ang mga yon. Naghahanap pa ng mga salitang sasabihin si Hannah nang agad nang sumingit si Miguel. You know what? Don't answer that. That's none of my business. Sabi ng binata kaya tumango na lamang si Hannah. Naghiwalay na sila at kapwa naganda na para sa dinner na gaganapin mamaya. Sa lahat ng pinuntahang meeting nila Hannah at Miguel ay walang ibang naramdaman si Hannah kundi ang pagkamangha para sa binata. Kitang-kita niya kung gaano ito ka-formal at professional sa mga nakakausap. Hindi maiwasang makarandam si Hannah ng pagmamalaki para kay Miguel. Dahil parang dati lang ay nasaksihan niya kung gaano ito kapagod sa pag-aaral noong kolehiyo. Subalit, ngayon ay isa na itong matagumpay na architect at napakarami na nitong nagawang magagandang proyekto. Kasabay noon ay nakaramdam din siya ng panghihinayang. Hindi niya rin maiwasang maisip na paano kaya kung walang humadlang sa kanilang relasyon? Paano kaya kung isang buong pamilya sila ngayon?
Paano rin kaya kung malaman ni Miguel ang tungkol sa katauhan ni Angela? Agad na lamang na iwinaksi ni Hannah ang mga naiisip niya. Wala naman kasing saysay kung isipin pa niya ang mga yon dahil isa lamang siyang hamak na sekretarya. At wala naman siyang ibang papel pa sa buhay ni Miguel maliban doon. Nang matapos ang dinner meeting, ay magpapaalam na sana si Hannah kay Miguel upang magtungo na sa kanyang kwarto upang magpahinga. Nang agad siyang tigilan ni Miguel at alukin na mamasyal muna ng kaunti. Actually, I was hoping you and I could stroll around first para na rin makapagpahangin. Alok ni Miguel. Napaisip naman si Hannah. If that's okay with you don't have to say yes. Tipid ng umiti at tumango naman si Hannah kay Miguel. Sige ho, okay lang ho. Natuwa naman si Miguel nang pumayag si Hannah sa kanyang alok. Kaya naman nagtungo na sila sa labas ng hotel kung saan meron isang malaking fountain at mga benches na pwede nilang maupuan. Umupo sila sa isang bench at magkatabing pinagmasdan ang dancing fountain. Tahimik lamang sila at tila ba nagpapakaramdaman sa kung sino nga bang unang magsasalita. Tiring day ano? Wika ni Miguel. Tumango naman si Hannah sabay ngiti. Pero at least to, marami naman tayo nagawang trabaho. Nabalot silang muli ng katahimikan. Ramdam na ni Hannah na tatanungin na siya kung ano-ano ni Miguel. Kaya naman nag-ipon na siya ng lakas ng loob para dito. Huminga ng malalim si Miguel. Kahit tagal din niyang hinintay ang pagkakataon na makitang muli ang babaeng pinakamamahal. Buong akala niya ay hindi niya na makakadaupang palad pa si Hannah. At mananatili na lamang ito sa kanyang nakaraan. Sabalit ngayon ay katabi niya na itong muli. At hindi man aminin ni Miguel ay buong buo pa rin ang hanggang ngayon ay nararamdaman niyang pagmamahal para sa dalaga. How are you, Hannah? Panimulang tanong ni Miguel. How has your life been? Pagpapatuloy pa nito. Sandaling natahimik si Hannah bago sumagot. Okay lang ako. Okay na okay. Kung gusto mong malaman kung kamusta ako, matapos ko maghintay ng matagal sa bus terminal, well, hindi ako okay nun. Naging miserable ako. Matagal na panahon din ako naging miserable bago ako makaahong muli. Hannah, I was drunk. At hindi kita iniwan. Susundan kita. Darating ako sa bus terminal. But my mom, she... Tumingala si Miguel upang pigilan ang mga nagbabadya niyang luha. Pinigilan niya ako. She told me you lied to me. And that you cheated. She told me a bunch of lies. At naniwala ka naman? Sa tingin mo ba talaga magagawa ko yun sa'yo, Miguel? Pagkatapos ng lahat? Hindi makapaniwala ang tanong ni Hannah sa kanya. Umiling naman si Miguel. I was young and naive. I should have known better. Pero kinontrol na ako ng mga magulang ko. Hanggang ngayon naman nagpapakontrol ka pa rin. Sambit ni Hannah. Mapait siyang napangiti dahil alam niyang wala pa rin silang pag-asa ni Miguel. But I've never stopped loving you, Hannah. Ikaw lang ang babaeng mahal ko. Pagsusumamo pa ni Miguel sabay hawak sa kamay ni Hannah. Alam naman nating pareho, Miguel, na malabo pa rin na magkasama tayong dalawa. Kahit ano namang gawin ko, langit ka at lupa pa rin ako. Hindi-hindi ako magugustuhan ng mga magulang mo. Lalong-lalo na ng mama mo. Halos mabasag ng boses ni Hannah habang bumabalik sa kanyang alaala ang mga masasakit na salitang ibinato sa kanya ng ina ni Miguel noon. I should have fought for you, Hannah. Ipinaglaban ko sana kayo ng anak natin. Pero naduwag ako. And not a day went by na hindi ko pinagsisihan yon. I try to find you, believe me. Kailanman hindi ka nawala sa isipan ko. I kept on wondering what happened to you. Kung okay ka ba, at kung makikita ba kita ulit. Hinawakan ni Miguel ang mukha ni Hannah at saka pinunasan ang mga luha nito. I never thought I'd see you again after everything we've been through. But believe me, Hannah, ikaw lang ang laman ng puso ko. You are the only one I love, even after all those years. Sambit ni Miguel at saka hinagka ng labi ni Hannah.
Napapikit naman si Hannah at tumugon na lamang sa halik ni Miguel. Habang nag-uumapaw ang pangungulilang, nararamdaman niya para dito sa nakalipas na 5 taon. Pero nang mapagtanto ang mga nangyayari, ay agad na lumayo si Hannah mula kay Miguel at marahan itong itinulak. Halos mapaluha siya, kaya naman labis na nag-alala si Miguel para sa kanya. Hannah, mahinahong pagtawag nito. Umiling si Hannah at saka napaatras mula kay Miguel. Inayos niya ang kanyang sarili at saka umiwas ang tingin kay Miguel. Hindi na rin ito umimik at saka naglakad ng papalayo kay Miguel at nagtungo na pabalik sa hotel kung saan agad siyang umakyat sa kanyang kwarto at doon ay ibinuhos niya ang kanyang mga luha. Si Miguel naman ay naiwan sa labas ng hotel na labis-labis ang pag-aalinlangang nararamdaman. Napagtanto niya na sobra niyang nasaktan si Hannah at mukhang matagal-tagal pa bago siya makakabawi rito. Ilang araw pang tinagal ni Hannah at Miguel sa Hong Kong. Pero sa mga araw na yon, ay hindi na sila nag-usapan ng maayos. Ilap na si Hannah kay Miguel, bagay na nauunawaan naman ng binata. Hindi siya makahanap ng tiyempo na kausapin si Hannah dahil lalapit pa lamang siya, ay lalayo na agad ito. Hanggang sa makauwi na sila ng bansa ay hindi pa rin kinausap ni Hannah si Miguel. Maliban na lamang kung tungkol ito sa trabaho. Kaya naman hirap na rin si Miguel dahil gustahin man niya makausap si Hannah at humingi ng paumanhin sa lahat ay hindi naman niya magawa-gawa. Day off ni Hannah ngayon, kaya naman sinamantala niya ng ipasyal ang anak sa mall. May sweldo na rin naman, kaya nakapagbigay na siya kay Christine ng hati sa bayad sa kanilang tinirhan, pati ng kuryente at tubig. Kaya naisipan niyang ipasyal naman ang anak at bilan nito ng mga bagong damit. Habang abala si Hannah sa pamimili ng mga damit, ay nagtuturo naman ang kanyang mga anak sa malayo. Mama, di ba sabi mo yung papa ko kamukha nung bida sa TV? Yung nakasuot ng magandang damit? Hindi naman pinansin ni Hannah ang anak. Sa tuwing nagtatanong kasi ito noon kung anong itsura ng kanyang papa, ay nagtuturo na lamang si Hannah ng kung sino sa TV dahil wala naman siyang interes na sabihin ng kanyang tunay na ama. Mama, siya bang papa ko? Inosenteng tanong pa ni Angela. Anak, behave ka lang. Huwag kang magtuturo. Suway pa ni Hannah sa anak. Samantala, hindi naman mapakali si Angela. Kanina pa siya may tinuturong lalaki, sabalit ayaw siyang pansinin ang kanyang ina. Hanggang sa hindi nga na malayan pa ni Hannah na tumatakbo na si Angela papalabas ng butik. Babe, let's go there. Wika ni Lorraine habang nakaturo sa isang butik. Tumango naman si Miguel at hinayaan si Lorraine na pumasok habang siya'y nanatili lamang sa labas dahil may kausap ito sa telepono. Kasama niya ngayon si Lorraine sa mall dahil na rin sa pagpupumilit nito. Ayaw naman niyang magtaka si Lorraine at baka magsumbong pa ito sa kanyang mga magulang kapag hindi niya ito sinamahan. Kaya wala siyang nagawa kung hindi ang magpunta na rin lamang sa mall. Maya-maya lamang ay may maliit na batang tumakbo papalapit sa kanya. Kamukha ka nung sa TV, ikaw ang papa ko! Inosenteng wika nito. Natigilan naman si Miguel at ibinaba ang tawag na makita ang bata. Bahagya pa itong napuupo upang pantayan ang bata. Hey kid, are you lost? Tanong nito sa bata. Ay, kamukha lang pala. Sagot naman ang bata. Natawa ng kaunti si Miguel. Akala mo ba ako ang papa mo? Umiling si Angela. Eh hindi po, wala po akong papa. Sabi lang ni Mama, nasa TV daw ang papa ko. Akala ko po, ikaw. Inosenteng sagot naman ng bata. Nasaan ba ang mama mo? Tanong naman ni Miguel. Napansin naman ni Hannah na nawala na sa tabi niya si Angela. Agad siyang nagpalingaling at nakita niyang nasa labas ng anak. Subalit halos manlaki ang kanyang mga mata nang makita kung sino ang kasama nito. Nagmamadaling tumakbo si Hannah papalabas at saka nilapitan ng anak na kasama na ngayon ni Miguel. Angela! Hiyaw ni Hannah sabay hila sa anak papalapit sa kanya. Halos hindi pa siya makatingin ng diretso kay Miguel. Nagulat din ang binata nang matagpuan si Hannah sa mall. At biglang lumakas ang tibok ng kanyang puso nang makita si Hannah habang katabi si Angela. Hannah, you're here. Wika ni Miguel. Tumango naman si Hannah at magpapaalam na sana nang magsalitang muli si Angela. Kilala mo siya, Mama? Tila ba tumigil ang puso ni Hannah nang marinig na tinawag siyang mama ng kanyang anak. Tiyak na
Mababalot na ng pagdududa at pagtataka si Miguel sa tunay na pagkatao ni Angela. Gayong ikinailan niya noon na buhay ang anak. Mama, bulong ni Miguel. Narinig yun ni Hannah, kaya naman agad niya nang hinawakan ng kamay na anak. Boss ko siya. Sige ho sir, mauna na ho kami. Paalam ni Hannah at ang mamadaling naglakad papalayo. Tatawagin pa sana ni Miguel ang kanyang atensyon, subalit nakalabas na si Lorraine at agad siyang pinuna. Are you okay, babe? Para ka nakakita ng multo. Libo-libong tanong na tumatakbo sa isipan ngayon ni Miguel. Buong akala niya ay hindi nabuhay ang kanilang anak. Subalit nakaramdam na siya ng lukso ng dugo nang yakapin siya ng bata. Ibig sabihin lamang nito ay buhay ang anak nila ni Hannah at kailangan niyang makilala ito. Buong araw na iniwasan ni Hannah si Miguel. Tila hindi kasi siya handang magpaliwanag dito. Pero kinailangan niya ng kitain at harapin si Miguel dahil na rin sa trabaho. Nakauwi na ang lahat ng empleyado at siya na lamang ang naiwan sa floor. Lakas loob na kumatok si Hannah sa pinto ni Miguel. Gabi na, subalit hindi pa siya nakakauwi dahil napakaraming papeles ang kanyang inaayos. Si Miguel ay nasa opisina rin dahil sa tambak na trabaho ang kailangan niyang ayusin. Sir, pagtawag ni Hannah. Umangat naman ang tingin ni Miguel at saka pinapasok si Hannah sa loob. Inalapag naman ni Hannah ang mga papeles sa harap ng boss. Here are the papers that you need to sign, sir. Lapatingin si Miguel kay Hannah at naramdaman pa niya ang pagtitig ng boss sa kanya. May kailangan pa po ba kayo, sir? Tumangon si Miguel. We need to talk, Hannah. Seryosong wika ni Miguel. Itinigil niya ang kanyang trabaho at saka hinarap si Hannah. You need to tell me the truth. Natigilan si Hannah. Wala na siyang kawala pa ngayon. Hindi niya na maaari pang itanggi ang tunay na pagkatao ni Angela dahil nakita na ito ni Miguel. Angela, she's mine. She's mine, right? Tanong ni Miguel kay Hannah. Halos mabasag pa ang boses nito habang nagtatanong sa kanya. Huminga ng malalim si Hannah bago ito dahan-dahan tumango. Tila ba nabunutan ng tinik si Miguel nang makita iyon? Agad siyang tumayo at saka lumapit kay Hannah. You didn't have to hide it from me. Naunahan lang ako ng takot. Kasi baka kunin mo siya sa akin sa oras na malaman mong totoo. Mas may kaya ka. Mas kaya mo siyang buhayin. Paulit-ulit na umiling si Miguel at saka hinawakan ang mukha ng dalaga. I would never do that, Hannah. I'm just glad to know that our kid is alive. And I'm sorry to know that you carried it all alone. Naluha na rin ng tuluyan si Hannah. Umalis ako kasi akala ko ayaw mo na sa akin. Na sinukuan mo na rin ako. Na ipinagpalit mo na ako sa iba. My heart beats for you, Hannah. Ikaw lang ang mahal ko. Wala nang iba. Tugon naman ni Miguel kay Hannah. Maraming hinalikan ni Miguel si Hannah. Binuhat patungo sa sofa at dahan-dahang inihiga. Habang pinatutunayan dito na siya lang talaga ang tanging nilalaman ng kanyang puso. Kinabukasan ay nag-undertime si Miguel at Hannah dahil ipapakilala na siya ngayon ni Hannah sa kanilang anak. Sabay na silang nagtungo sa barangay kung saan susunduin nila si Angela mula sa daycare. Nakatayo na silang dalawa sa labas at ramdam na ramdam na nga ni Hannah na halos hindi mapakali dahil sa kaba si Miguel habang nag-aabang. Mamaya pa ay nagsilabasan ng mga bata at tatanaw na rin nila si Angela. Mama! Hiyaw ni Angela nang makita ang sumundo sa kanya ay ang kanyang mama. Anak! Nakangiting wika naman ni Hannah nang yakapin si Angela. Nanatili namang nakatayo si Miguel sa isang gilid habang pinagmamasdan ng mag-ina. Nasilayan niyang malapitan si Angela at sa puntong yon ay napakalakas na talaga ng lukso ng kanyang dugo. Anak, naaalala mo dati, diba? Tinatanong mo sa akin kung sino ang papa mo. Tapos naaalala mo ba nung tinawag mo na papa yung lalaking nakita natin sa mall? Tanong ni Hannah sa kanyang anak. Tumangutang naman si Angela. Opo. Huminga ng malalim si Hannah at saka itinuro si Miguel na ngayon ay namumuna ang luha sa mga mata. Siya ang papa mo, anak. Uwi ka ni Hannah, sabay tingin kay Miguel na tuluyan ang bumuhos ang luha.
Agad naman na lumapit si Angela kay Miguel at saka ito na yakap. Papa? Hiyaw pa nito dahilan upang yakapin siya ni Miguel ng mahigpit. Hindi siya makapaniwala na tangan-tangan niya na ngayon sa kanyang bisig ang anak, na 5 taon ding nawalay mula sa kanya. Naluha naman si Hannah sa senaryong kanyang nakita. Wala naman ang saysay pa kung itago niya si Angela dahil ayaw rin naman niyang ipagkait mula sa anak ang pagkakataong makilala ang tunay nitong ama. Thank you. Bulong ni Miguel kay Hannah. Sabay abot sa kamay nito at hawak ng mahigpit dito. Maya-maya pa ay kapwa ay kinulong na ni Miguel sa isang mahigpit na yakap ang kanyang mag-ina. Matapos ang madamdaming pagtatagpo, ay nagdesisyon na silang kumain muna sa labas. At tuwang-tuwa si Hannah habang pinapanood na magkasama ang kanyang mag-ama. Animoy isa talaga silang buo at masayang pamilya at walang hadlang sa kanilang pagsasama. Nang mapagod na rin si Angela ay nagkasundo sila na doon na lang sa kondo ni Miguel dumiretso upang doon na rin magpahinga at iyon ang mas malapit sa mall. Nang maihiga at maiayos na nga nila si Angela sa kama ay kapwa natigilan pang dalawa habang pinagmamasdan ang kanilang anak. She looks so heavenly. Wika ni Miguel habang pinagmamasdan ang anak. I can't believe I'm with my family now. Pagpapatuloy pa nito. Pero, di ba gusto nilang maikasal ka kay Lorraine? Anong gagawin natin? Puno ng pag-aalinlang ang tanong ni Hannah. Gustuhin man niyang makasama si Miguel, ayaw naman niyang magsilbi siyang kabit o maging pabigat sila ng kanyang anak. You are the only one that I love, Hannah. And I would gladly leave everything behind for you. For you and Angela. Sambit ni Miguel, sabay halik sa noon ni Hannah at ng kanilang anak. Desidido na si Miguel na ipaglalaban niya si Hannah kahit na ano pa mang mangyari. Well, that was easy. Wika ni Miguel nang mahuli niyang may kahalikang ibang lalaki sa Lorraine sa kondo nito. Makikipag-break na siya kay Lorraine dahil si Hannah naman talaga ang nilalaman ng kanyang puso. At kailanman ay hindi nagkaroon ng puwang si Lorraine sa kanyang puso. Agad namang napabalikwas si Lorraine nang marinig ang boses ni Miguel at bahagyang itinulak ang lalaking kanyang kahalikan. Babe, please, it's not what you think it is. Natawa na lamang si Miguel. Save your explanation, Lorraine. I've put up with you because my mom told me so. But now that the love of my life is back, you just made things easier. Miggy, ano bang sinasabi mo? Baka nakakaabala na ako. We're over, Lorraine. Have a good life. Sabit pa ni Miguel bago umalis ng kwanda ni Lorraine para sunduin naman ang tunay na nilalaman ng kanyang puso. Kasalukuyang nakaupo si Hannah sa tabi ni Miguel. Kinakabahan pa siya at halos manginig at nang mapansin ni Miguel iyon ay hinawakan niyang mahigpit na kamay nito. Everything will be okay. I promise. Nasa mansyon sila ngayon. At naglakas loob na si Miguel na sa puntong yon ay ipaglaban na niya si Hannah. Kahit na ano pa man ang mangyari at kahit na ano pang sabihin ng kanyang mga magulang. Ano tong narinig ko na break na kayo ni Lorraine? What the hell were you thinking, Miguel? Bulalas ni Corazon. Subalit agad itong natigilan nang makita si Hannah na nakaupo sa tabi ng kanyang anak. I knew it. Ikaw ang walang kwentang girlfriend ni Miguel from before. Ang kapal naman ang mukha mong bumalik sa buhay ng anak ko. Hiyaw pa ni Corazon at akmang sasampalin si Hannah nang agad na tumayo si Miguel upang harangan ito. Don't you dare, Mom. Seryosong wika ni Miguel. Hindi naman makapaniwala si Corazon nang sagutin siya ng ganoon ni Miguel. Talaga bang ipinagmamalaki mo sa amin ng papa mo ang babaeng yan? How dare you? She's the love of my life, Mom. At alam kong hindi siya nagloko sa akin. I am the father of her kid. I have a kid. And whether you like it or not, I am responsible for my life. Miguel, you don't know what you're doing. Singit naman ni Rogelio. Napangisi na lamang si Miguel. I'm a man, Dad. Sinubukan niyo man ho kong kontrolin ni Mom. I hate to break it to you, but I'm an adult. And I'm capable of making my own decisions. And this time, you cannot tell me what I can do and cannot do.
Unbelievable. Hindi ka nababagay sa mahirap at walang kwentang babaeng yan. Mas pipiliin mo yan kaysa sa pamilya mo? Never once did I think that I have a family. Lagi naman kayo nag-aaway ni Dad. At parang puppet lang ako kung ituring ninyo. I love Hannah, Mom. She's the only woman that I will ever love. And I don't care what you think of her. I love her. And that's all that matters. Halos maluha naman si Hannah habang narinig kung papaano siya ipinagtanggol ni Miguel. Iyon lang naman kasi ang nais niyang marinig. Naisip ni Miguel na hindi man niya nagawang ipagtanggol si Hannah sa nakaraang 5 taon. Gagawin naman niya ito ngayon. At ipaglalaban niya na ang pagmamahal niya para kay Hannah at sa kanilang anak na si Angela. Pagsisisihan mong lahat ng to, Miguel. Iiwanan mo rin ang babaeng yan. She's a fraud! Bulyaw pa ni Corazon. Hinawakan na ni Miguel ang kamay ni Hannah at saka taas noong tiningnan ng kanyang mga magulang. The only thing that I regret is having the both of you as my parents. Aside from that, wala na akong pinagsisisihan. I will live the life that I want with Hannah and Angela with it. Wika ni Miguel bago tuloy ang talikuran sina Corazon. Nang makalayo na silang dalawa ni Hannah, ay agad na bumaling si Hannah sa kanya. Miguel, hindi mo naman kailangan gawin yon. Hindi mo ako kailangan piliin. Pamilya mo pa rin sila. At tama naman sila na langit ka at lupa lang ako. Hindi naman magbabago yon. Hinawakan ni Miguel ang mukha ni Hannah. I've already made the mistake of not fighting for you before. And I'm not gonna make the same mistake again. You are the love of my life, Hannah. You always have been. And you always will. This time, I choose you. Papa, tingnan mo po! Natutuwang wika ni Angela nang siya'y makauwi mula sa school at natutuwang ipinakita ang project niyang perfect ang score sa kanyang ama. Nakangiti namang binuhat ni Miguel si Angela at saka ito hinalikan sa pisngi. Wow, ang galing naman ng baby ko! Bati pa nito. Isang taon ang nakalilipas mula nang lisanin ni Miguel ang buhay niya sa Maynila para makasama si Hannah at ang kanilang anak. Payapa na silang namumuhay sa probinsya. Nakapagpundar na rin siya ng ari-arian at lupain dito. Kaya naman komportable na ang kanilang pamumuhay sa lugar na siyang kinalikihan ni Hannah. Wala na rin namang kontrol sa kanyang mga ari-arian ang kanyang mga magulang dahil nag-hire siya ng isang magaling na abogado upang maprotektahan ang mga ito. At nag-file na rin siya ng restraining order sa mga ito upang hindi nila masakpan pa si Hannah at hindi na sila magambala pa. Napakarami ng pinagsisihan ni Miguel sa buhay at isa na roon ay hindi niya paglaban para sa pag-iibigan nila ni Hannah noon. Kaya naman ginawa niya ng lahat sa abot ng kanyang makakaya upang sa puntong ito ay makasama niya na si Hannah at mabuo ang kanyang pamilya. Maya-maya pa ay lumabas si Hannah mula sa kusina at hinahain ang merienda ang kanyang mag-ama. Lumapit naman si Miguel sa asawa at saka ito hinalikan. Bago himasin ang tiyan ni Hannah na medyo malaki ng umbok dahil 6 na buwan na nga itong buntis. I can't wait for our little one to come out. Natutuwang wika ni Miguel. Ako rin naman, sigurado ako magiging masaya silang dalawa ni Angela. Nakangiting dagdag pa ni Hannah bago muling tiningnan ang asawa. Salamat sa pagpili sa amin. I will choose you forever, Hannah. And I will always love you and our little family against all odds. Sagot naman ni Miguel, sabay ngiti ng malawak sa kanyang asawa. Isang matamis na halik ang nagsilbing pagtatakda sa kanilang dalisay na pagmamahalan. Kaya't magkasama sila ngayon sa probinsya kung saan ipinagpatuloy nila ang kanilang masayang pagsasama bilang isang pamilya. Sa bandang huli, isa pa ring kwento ng paghihintay ng pag-ibig ang nagbunga ng tunay na kaligayahan. At patunay nga sina Hannah at Miguel na kahit gaano mang katagal, anumang unos at napakarami mang hadlang ay kayang-kayang tuldukan ng lahat ng yon ng tunay na pag-ibig. Bago ka pa lang sa channel na ito, Attribution TV,
Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!